init, ano? Sobrang init, as in nakakauhaw. May tubig pala dito. Inuwin ko na, ha? Wait, wag! Ha? Bakit? Kasi may nabasa ko sa internet. Ito, oh, basahin mo. Ah, okay. Women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle, which releases dioxin into the water. Dioxin is a toxin increasingly found in breast cancer tissue. Kaya dapat hindi tayo umiinom basta-basta lang ng mga bottled water na iniwan natin sa ating mga kotse. Ano nga ba ang dioxin? Totoo bang nakikita to sa mga water bottles? Sounds like a water bottle myth to me. Tara, let's bust some myths! Nainumin. Ako, personally, hindi ko nainumin. Yes. Nainumin po eh. Kung nauwaw naman po. Oo, oh, okay lang. Ginagawa ko yun. Hindi na po. Bakit naman po? Ano daw yung sasakto yung chat pag pag-inin. Ano nga ba ang dioxin? Dioxin ay ang tawag sa grupo ng mga kemikal na laging matatagpuan sa kalikasan bilang pollutants. Maraming chemical compounds ang bumubuo sa dioxin family. At sa 419 na kabilang dito, 30 ay mapanganib sa kalusugan. Saan ang gagaling ang dioxin? Ang dioxin ay ang pangunahing produkto ng maraming industrial processes tulad ng smelting, chlorine bleaching, ng paper pulp at paggawa ng herbicides at pesticides. Ang pinakamalalang taga-contribute sa pagtaas ng dioxin level sa kalikasan ay ang laganap na pagsunog sa mga mapanganib na waste materials. Kalamitan kasi ay hindi na isasagawa ang striktong pagsunog sa mga basura sa wastong temperatura na 850 degrees Celsius hanggang 1000 degrees Celsius. Epekto ng dioxin sa kalusugan. Maraming masamang epekto sa kalusugan ng dioxin. Gayunpaman, importanteng malaman natin na lahat ng tao ay may nilalaman na kakaunting level ng dioxin sa katawan dahil sa dami ng pwedeng mapagkunan nito. Maari itong magdulot ng skin lesions at pagkasira ng atay sa nabubuo o developing ng nervous system, sa endocrine system at sa reproductive system. Ang paulit-ulit na exposure sa dioxin ay nagdudulot naman ng cancer. Ano naman ang kinalaman nito sa water bottles? Dahil sa mga maling impormasyon na kumakalat sa internet sa loob ng ilang taon, marami ng mamamayan ang takot na uminom sa plastic bottles dahil di umano ay may dioxin nito. Ayon sa scientific research, wala pang nakikitang dioxin sa tubig na laman ng plastic water bottles. Ayon kay Dr. Rolf Halden ng Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ay wala namang masama sa pag-inom mula sa plastic bottles kahit pa ito ay nasa loob ng sasakyan o tumigas na sa freezer. May isa pang research na isinagawa sa Italy nung nag-test sila ng genotoxicity ng ilang samples, nagbigay ito ng positibong resulta. Ngunit ayon sa mga researchers, ito lamang ay dahil sa mineral at carbon dioxide content ng water samples. Bukod po sa dioxin, madalas kong mabasa yung BPA sa mga plastic containers. Ano po yung BPA? Ang BPA or bisphenol A ay isang kemikal na malawakang ginagamit sa reusable plastic bottles at food cans. Kapag napunta sa katawan, ito ay nakakaapekto sa ating hormones. Sa kabutihan ay naipakita rin naman na kapag sumunod sa wastong paggamit, ang reusable bottles na gawa sa BPA-free na kagamitan ay ligtas gamitin. O, diba? Ganun pala yun? Dapat pala, mas concerned pa tayo sa quality ng tubig na iniinom natin kaysa sa lalagyan na ginagamit natin. Kung tutuusin nga, mas mataas pa ang risk natin sa microbial contaminants kaysa sa chemicals na ginagamit sa paggawa ng plastic bottles. At yung dioxin naman, mas marami pang ibang bagay na naglalaman ng dioxin na kinakain natin o iniinom natin araw-araw tulad ng beef, gatas at manok kaysa sa bottled water. O, diba nga? It's the dose that makes the poison.
Ayan ah, now you know. Oh, okay na raw ah. Oh, sige na raw. Inumin ko na to. Noong 1993, naisabata sa Pilipinas na pwede nang gumamit ng recycled materials para sa pag-process, package, at label ng mga bottled drinking water. Basta't sigurado sumusunod ang mga ito sa standards ng Bureau of Food and Drugs o BFAD. Tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang pag-aaral ng mga eksperto, pero ikaw mismo ay pwede namang umiwas kung sa tingin mo talaga ay hindi pa rin ito ligtas. May mga inuming nasa glass bottles imbis na plastic, at pwede ka rin hindi na bumili ng bottled water, kundi ay magbaon na lamang ng tubig na galing sa mga BPA-free containers.